palat-palat, astig, malupit, beast mode. Nakakasing lock. Exciting. Nakakapaba. Bongga. Solid. Breathtaking. Wasakan. Spongy. Colorful. Mabagsik. Mind-blowing. Challenging. Electrifying. Fabulous. Malupit. Exquisite. Fierce. Garena. Lurugan. Extreme. Galvanizing. Badass. League of Legends. Collegiate League. 2016. Sprinter. December 13. 2015. 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. onwards. Hashtag get school. Vacation's over. Vacation is over. Summoners natin dyan. This is the LOL Collegiate League 2016 Week 7. Yes. At ako po, at kami po pala ang inyong shoutcasters for today. Ako po si Manji. At ako po si GS Amplifier. And again guys, ang dami namin exciting games for you today. 4 games from all of the different universities and colleges. So tignan lang natin yung ano nga ba yung standings ngayon. Kasi marami kaming games ngayon. Yung first would be between Adamson University or ADU. Tapos yung JBL or John B. Lacson Foundation Maritime University. Oh, so grabe. Mga hindi ako mahabang pangalan ngayon. Oh, so titignan natin dito ang standings natin, paring Amplifier. So ADU, asa na? Asa yung ADU? So ADU so far have 3 points. Oh. So tied sila with UP sa chapter 1. Chapter 1. And then JBL with 1 point. So JBL bali yung parang underdog dito sa match between them and ADU. Tapos yung okay. Game 2, APC 2 points versus TIP with 3 points. So medyo magkakalapit lapit pa sila. Oo, so masyadong marami ang mga schools natin dito. Paring Amplifier. Grabe, may mga gusto ipaglaban dito. Oo nga. Tapos yung ADMU versus PUP naman yung susunod sa third game. And then DLSU versus USEP for the fourth game. So before we get into it, syempre, tignan muna natin kung ano mangyari sa first game for the pick and ban. So diretso okay. na tayo to the picks and bans. Okay, so ADU versus JBL. Okay, the first ban para dito sa ADU ay ang Gangplank. Okay, Gangplank. Oh, actually, oh, sobrang hindi naman talaga yung nawawala eh kapag sa pick and ban. I think, ilan nga bang beses na ban yan sa ibang... So far this week, I think sa LCK, 19 times na siya na ban. So, sobrang relevant pa rin talaga niya na pick ngayon. Dahil dyan sa kanyang SS at grabe yung crit na yung mga barrel rolls na ginagawa ni Gangplank. At para nga pala sa mga watchers dyan, huwag niyong kakalimutan, hashtag ADU win at hashtag JBL win. Nakikita niyo dyan sa baba, mga papi chulo. So, support your school sa lahat ng mga Adamson University. Ano yan? Falcons yan, di ba? Falcons. Ay, actually, di ako sure kung basta ano yung ibon isimula. Din yan eh. Oo, ibon din yan. Yung JBL, mga taga ano yan? Maritime University. Oo, Maritime. So, mga Marino. Nako, the Marino versus the mga Falcons dito. Second ban for Adamson University is Lee Sin. And the second ban for JBL will be Rek'Sai. Oh, so, yung Lee Sin, di yan masyadong binaban, no? So, I'm guessing respect ban to kay Clyde. Kasi, well, usually kasi yung mga jungle bans would fall on sila. Siguro sila Graves, sila Elise. Si Lee Sin kasi parang, although malakas pa naman din siya ngayon sa meta, parang nagiging niche pick siya eh. So yung mga magagaling na talaga sa kanya, sila yung pumipili. Kasi yung mga insect kick, yung mga nalimbawa. Pero syempre, viable pick pa naman siya. Hindi lang ganun ka-popular when compared to siguro last year na lagi siya. Nung season 3, sobrang ano yan, umusay ang Lee Sin na yan. Eh well, kasi siguro bilang lang din yung mga taong nakakagawa ng fast hands Dragon Kick, Dragon Rage. Halimbawa si Rek'Sai kung pipiliin mo, di ba? Mas madali talaga yung mechanics sa kanya. Mechanically speaking, bilang lang. At pansin ko ngayon, paring Amp, umuuso yung mga dalawang ADR sa team. Minsan nga tatlo. Grabe. Diba? So, sana makita natin kung kaya ba ng universities natin yung ganong klaseng composition. Graves, yun, naban na nga. Ganyan sabi ko. Tapos Tamkench. So, usual bans lang. Ayoko ng katapat yung Tamkench na yan. Biruin mo, last week, nung CSB versus... Nakalimutan yung kalaban ng CSB. Pero yung top ng CSB, which is si... Nakalimutan ko kami. Basta Tamkench. Yung Tamkench niya, grabe. Binuhos na lahat. Binigay na lahat ng bigas. Hindi pa rin sapat. At pinagtalunan pa kagahapon ni Naparik Shinbu at ni Asurai kung ano ba talaga si Tamkench. Kung Hito ba yan. Nalala ko yun Hito ba yan? O Frog Lord ba yan? The Frog King.
Kasi pag naka-farm talaga yan, usually kapag nakalabas na kanya ng early game, grabe niya talaga. Kasi masakit siya, tapos tanky pa siya. So hindi mo mapatay, tapos sobrang sakit pa niya. So grabe talaga. Tsaka yung... Ang alam ko may nerf siya eh, next patch. Kasi yung tang lash niya, sobrang bilis ng cooldown. Mm. Kumbaga, habang nasa, habang pinuboot trip mo yung kalaban mo, pagkalabas nung food trip mo, may tang lash ka na, di automatic, unang lasa yon, di ba? Sa passive. Tapos, dalawang normal, magugulat ka na lang, may tang lash ka, may insta-stun ka. Oo. Tapos, may kain ka ulit. So, ano ba yan? Ano bang klaseng hero yan? Oo nga. So, sobrang understandable talaga na mababan yan from the pick and ban phase. And then, actually, nagulat nga ako kasi hindi ganong ka-popular si Lulu tsaka si... well, actually, more of Ryze. Si Ryze kasi lagi siyang binaban sa ibang region, pero dito parang hindi siya masyadong ginagamit. Although, siguro understandable yun kasi kung iisipin mo, mechanically, mahirap din gamitin si Ryze eh. Kasi meron ka pang combo, tapos kailangan mong malaman yung limitations niya, so... Yapi, yung passive niya na dapat sakto lang yung skill mo, hindi yung basta-basta ka lang makaskill para makuha mo yung passive na to. So, first pick go ng APW, Ezreal. So, sobrang popular niyan. Kung hindi si Lucian yung kukunin mo, si Ezreal. Almost always si Ezreal. Ezreal yung kukunin mo. Tapos, safe pick naman din siya kasi pwede mo siyang i-flex kung mid or bot. Tapos, parang medyo mahirap nga siya yung counter pick eh, kasi sobrang safe niya sa lane. Mm. Yung QQ ka lang ng Q sa likod ng minion wave mo. Correcto. So, wala masyadong risk. Meanwhile, yung JBL, wow, dalawang sobrang hard engage na champion kaagad yung kinuha. So, Zac and Malphite. Oh. Yung Zac, sobrang popular niya, pero dito lang, sa PH. Sa ibang regions, actually, hindi talaga siya masyadong tinitake. Usually, yung tinitake ng ibang regions sila, Nidalee, Rek'Sai, Elise. Pero dito, siguro, since madali siya form of engage, mas popular siya dito kasi hindi kailangan na masyadong mastery para gamitin si Zac. Pati si Malphite, di ba? Si Malphite R lang. Correct eh. Kaya nga tackle attack lang. Kumbaga, dalawang ano to, si Blab, si... May, anong Pokemon to si Zac? Merong parang si Ditto, si Rock type dito na si Golem. Wala, dire-diretso, ano yan? Gusto, ang gusto dito ng JBL ay ano, malaaks yung sugudan. Oo nga. Actually, hindi lang engage yung meron sila, pati disengage. So, kinuha din sila si Brom. Tapos sobrang aggressive din na AD carry from Lucian. So, ganyan sinabi ko, kung hindi si Ezreal yung kukunin mo, si Lucian yung kukunin mo. So, yung kulang na lang actually dito is damage na AP. Kasi kulang na kulang sila ng damage from mid to late game. Si Lucian kasi medyo nagpa-fall off na yan sa late game. So, kailangan pa nila ng good AP source ng damage. Yung ADU, they take Elise. And then Karma, I'm guessing si Karma mid. Tapos Ezreal tsaka Alistar bot, top lane Mundo. Yung top lane Mundo, hindi rin siya ganun ka-popular. In fact, since patch 6.2 tayo ngayon, may nerf siya eh. Medyo hininaan yung E niya. Ay. So medyo mas mabagal yung wave clear. Yung ginawa ng Riot sa nerf niya, parang hihina yung early game niya, pero mas malakas yung late game niya. Kumbaga, asa kayo sa Mundo, sa kunat ng Mundo, late game na lang. Exactly. Kasi nung dati, parang sobrang lakas niya ng late game, pero ba't ganun, parang lakas pa rin niya ng early game. So, masakit ng Q niya, tapos ang bilis niya mag-wave clear, di ba? So, na-nerf siya. So, aasa talaga yung ADU actually dito sa jungler nila. Correct. Si Shiro. Kasi yung top lane nila, hindi ganun ka nang lakas sa early game. Tapos si Ezreal din, di ba? Kailangan. Blue build Ezreal to, medyo matatagalin din siya. So, a lot of pressure on Elise actually, tsaka yung lanes to keep safe. Yun, kaya nasabi ko yung JBL, nagkulang ng AP. So they took Victor. Yappy. Sobrang popular pa rin talaga na Victor ngayon, even in other regions. Very strong AP carry pa talaga. Lalo na sa late game, sobrang lakas din niya. Mm. So, meron ang JBL dito ng tatlong Brusco boys. Si si Zac na merong pangalawang buhay na passive. Si Malphite na kung napanood nyo kagabi ang Malphite ni TG, grabe. Oo, 1v1 tayo kay Irelia, boy. hindi makapalag si Irelia. Ngayon, ang katapat niya dito is si Mundo na Brusco din. Kaso, hahampasin na naman. Hihiwain na naman ang kutsilo yung bato. So, tinan natin kung mahahampas dito. Actually, yung top lane na to, sobrang boring siguro niya na first part ng game. Kasi, pareho lang naman sila, magbabatukan lang yan, pero wala namang yung mangyayari. Kasi, hindi pa lang ganun kalakas yung damage. Mostly, yung action siguro is yung mid tsaka bot. Kasi yung mid, actually, si Karma mas maaga yung spike niyan. Correct. Kapagdating ng mid game, sobrang sakit ng poke niya. Correct. So, I'm guessing, si Shiro, mostly yung ganks niya mapupunta either sa mid or sa bot. Kasi yun yung pinaka-likely na success eh.
especially with Karma. No? So, oh, of course, guys, we want to remind you match and win natin for today. So, let's take a look at the instructions. So, ganito ang gagawin natin, mga papi. Kung ayaw nyo ako pakinggan, basahin nyo na lang. Pero ito, paunahan ang laban. Mga papi chulo, mamaya may code na lalabas dito. Manood lang kayo, may code. Tapos, yung code na yon, merong isang kulang doon na either number or letter. Tapos ang gagawin mo, huhulaan mo ngayon yung character na yon. So yes, kung ako sa inyo, buksan nyo na yung game client nyo, punta kayo dun sa my store, at ihanda nyo na ang mga kamay nyo sa pagpindot ng keyboard, at pwede kayo manalo ng mga skins na to. Oh, so nakita nyo yan. So Heartseeker, Ash, Bold Scout, Quinn, Arclight, Virus, Dragon Slayer, Vayne, and Shadow Fire Kindred. So grabe, sa mga ADC main dyan. ADC main, mga... Oh, grabe. Ito na yung araw nyo. Oo, oh, mga pumapana mains. Usually, ang mga yan. Pwera lang kay Vayne. Oh, pwera kay Vayne. Oh, pero kay everyone Vayne else. Oh, oh, lahat pumapana. So sa mga pumapana ng mga heroes dyan, abangan nyo na. Keyboard Lord, sabi nga ni Paring Shinbu. So ito na, malapit na tayo. So naghihintay lang tayo. So grabe, yung skins na to each siguro mga 200 RP yan each. Ah, so oh, kapag nanalo kayo, halos naka 1,000 kayong libre. Ay, pwedeng-pwede. Isang libo rin yan. Isang libo't isang tuwa. At meron dyang Heartseeker Ash na sumasakto dito sa Valentine's. Valentine's malapit so, na. Naku, kamusta naman ang iyong Valentine's? Paring Amps. Okay naman. Actually, yung dapat tanungin natin si Asurai. Naku, yun si Asurai the Samurai. Yeah. Big shoutout sa'yo. Big shoutout kay Asurai. Sa mga friends na dyan sa kanya, spam niya yung wall niya. Kamusta pong Valentine's? The joke lang, huwag niya gawin yun. Baka magalit yun. Then pero yun, shoutout sa Asurai. Big shoutout sa'yo, Paring Asurai. So, and don't forget guys, aside from today, bukas din may LCL pa yappy, rin tayo. Oh, oh. So same time, and of course, meron pa rin match and win. At yappy, makakasama nyo naman si, of course, si GS Riku, si GS Asurai, pati si, I think, Nip, no, sa Saturday okay, bukas. Okay, no? So oh, do watch out for them. Again, same time din. And a lot of, 4 games ulit yan bukas. So game 3 ulit yung match and win. Bagal. Mas pina-action ngayon ng LCL kasi biruin mo, parang dati, once a week, 4 games lang yung napapanood natin. Ngayon, 4 times 2! Oo nga, oo. 8! FYI sa mga medyo nagtakaw ba't nawala yung PGS, Friday na siya ngayon. So for the remaining weeks, actually sobrang konti na nga lang ng weeks ngayon, parang 3 weeks na lang siya ata. Since malapit na yung playoffs, so sa mga gusto malaman kung sino ba yung top 4 natin na finalist for the PGS, no? Just watch for the last 3 weeks. Friday na siya. Okay, so, okay. To watch out. Abangan nyo yan. Next Friday, next Friday, at next Friday. Yes, so, wag nyo kakalimutan. Hashtag Get Schooled, hashtag LCL, and hashtag ADU Win, or hashtag JBL Win. At itag nyo kami ni Paring Amplifier. Ano ang Twitter natin, Paring Amplifier? At Amplifier PH. Oy! And at Imagination. Yes. That's Manjin with I sa unahan at Asian sa huli. Oh. Okay, so don't forget guys, yung JBL ngayon, medyo in a tight spot sila kasi isang point na sila. Meanwhile, yung ADU, 3 points na sila. So, JBL has a lot of catching up to do. No? Kailangan nilang humabol sa point system. Otherwise, baka hindi na sila umabot sa playoffs. Tsaka, kung titignan mo, yan, yung standing natin, grabe yung competition. Kasi, isipin nyo, sa mga nanood, last split, 16 teams nga lang ba yun. Pero ngayon, grabe, 32 teams na ngayon yung kasali. And there's so many schools that are part of this competition. So, JBL, really, kailangan nila i-push nito na todo so that they can catch up with the standings. Oh, John Bradshaw Layfield. JBL. Oo nga. Oh, JBL. Kung ba, ang ganda nung ano na yun, ha? Nung standings, nung halos parang pantay-pantay lang, eh. Yung mga tigpo 4 wins lang. Oo, so, masyadong challenging to para sa mga ating college. Yan, support your school, mga papi chulo. Report nyo sa school page nyo, ganyan. Oy, kasali dito ang ADU. Oy, kasali ang DLSU. Kasali dito ang UP. Malay nyo, makita kayo na, yun nga, malaman na school, di ba? Parang, ano lang. Oh, kung kamusta yung standing nila, na school nila. Tsaka, don't underestimate yung schools kasi sa mga nakakaalam, minsan, yung mga kasali sa LCL, nakaka-transition din sila into PGS. For example, si IPT Rays, galing siya na LCL. Ay, talaga? So, huwag niyo underestimate yan kasi minsan, ha, talagang yung mga highlights ng LCL, mas maganda pa siya minsan sa PGS. So, minsan talaga may mga shocking na performances from LCL. Kumbaga dito nagsisimula ang pundasyon sa LCL. O, papalakas muna tayo, college muna. Then, yes, magulat ka na lang, PGS ka na, boy. Oo nga, diba? Exactly. Oh. So, if you dream big enough, di ba? Kaya-kaya yan. And I believe may spot yung top team ata sa LCL, may chance siya, may parang bridge siya papunta PGS kasi may slot siya. So, yung mananalo dito sa LCL have a pretty big chance of entering yung parang qualifier stage for PGS. Nice one.
So eto na. Wait. Nagsisettings pa sila. Ah, okay, nagsisettings pa sila. We just want to remind you guys na sa mga gusto maganap ng community dyan, we have the PGS RIP no, sa Facebook tsaka GTalk. Sa mga gusto sumali sa GTalk, yung ID number niya 171-888-11. Tapos sa mga gusto sumali ng Facebook community namin, no, halos 25,000 plus members na kami. So, correct. Sa mga nahanap ng custom games, ng mga dynamic queue partners, correct, ng love life minsan, correct, na kayo sa PGS Facebook group. So type nyo na sa search bar sa Facebook, PGS RIP. And don't be afraid na to join us. Ang daming pwede gawin dun. So, oo nga. So, kung lonely kayo, punta kayo dun. For example, gusto nyo ng costume game. So, pwede kayo mag-type dun. Oy, mga chong, 5v5 naman tayo, costume game. Kung may 5 kayong kasama, para ayaw nyo mag-normals, kung gusto nyo may trillion laro nyo, ban-ban, post lang kayo dun sa PGS Rift. Tapos magugulat na lang kayo. Biglang maraming magre-reply. Oo, parang nga, networking. Oo. Parang yung game lang kahapon. Parang yung game lang natin kahapon. And speaking of LCL, bukas dalawang action pa lang antabayanan natin bukas dahil finals din ng Mineski Pro Gaming League 7 League of Legends. It's going to be IPT Blue versus Mineski. Sobrang exciting na match na yun talaga. Kasi parang teaser na rin yun sa kung ano yung strength ng teams natin for PGS din eh. Kasi yung parehong teams na yun, sa PGS din sila. Mataas din sila sa standing eh. They all have a chance to enter your playoffs natin. Kahapon. So sa mga gusto makakita kung ano nga ba yung talagang kayang nila. Kasi finals to ng FPGL. So really, I'm sure all out na yung performance ng dalawang teams na yun bukas. And kahapon naglaro yung dalawang teams na yun. At kita mo naman yung pinakita nila. Mineski going for the 2-0 and IPT Blue all 1. Kalaban ng IPT. So sobrang action. Abangan nyo yan. Magkasunod yan, tol! Abangan nyo LCL sa hapon and Mineski Pro Gaming League sa gabi. So, grabe. One full day of esports. Tapos, yung maganda pa dun, wala pa pasok sa Monday. Ay! Diba? Yun ang sinasabi ko. Bakit ka walang pasok sa Monday naman? Holiday yun eh. Holiday? Ano ba? Ano yung event? Anong event, ano yung event sa Monday? Ha? Yung Chinese New Year. Chinese New Year! Yes. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan kong taga-China. Maraming salamat. Salamat sa Advance Hopia na ibibigay niyo sa akin. Kung meron man kayong ibibigay, maraming salamat talaga. At salamat sa walang pasok. And that means that pwede kayong sumali sa amin bukas kasi hindi kailang matulog ng masyadong maaga. For the whole day, no, again, correct, same time lang bukas LCL. Tapos sa gabi, yung MPGL. So do watch out. I think yung link lumalabas sa LOL client. So kung kailangan nyo ng link for yung stream namin, punta lang kayo sa LOL client and usually yung malaking wallpaper dun, meron agad direct link. Makikita nyo mga picture ng mga pro players, mga nakagano, no? Yung mga maangas. Parang yung picture natin! Parang amplifier! At mamaya, guys, don't forget, I think in the next game or the next two games, makikita nyo si parang Shin Babe. The Bay! The Brains! And the Bad Boy! The Bad Boy! Hindi ko alam dyan. Big shoutouts to Miss Kate Garena. Pero siya ang yan eh, nagte-text-text yan eh, mga kung ano mang ilalagay na minsan magulat na lang tayo, lagay sa atin, the boy. Okay, so si Asuray. Si Asuray, the boy. The boy lang. Si Riku, the babe. Kasi siya lang yung mag-isang babae, di ba? Tapos ako nga pala sa mga naghihintay ng update sa stream ni Riku. I think she's also still streaming. So again, another reason to join yung PGS Rift natin. Kasi doon din siya madalas nag-update ng schedule niya for the streaming. If you don't, if you also have Twitter nga pala, pwede nyo din siya sundan sa Twitter. I think it's at RikuUPH. May parang extra U sa Riku doon. So RikuUPH. So tingnan din yung streaming link niya. So shoutouts din sa'yo, Maring Rix, na tinatawag ka ng Mami Rix. Mami Rix. Na mga ibang mong fans club. Mami Rix, okay, Mami sorry daw guys, meron daw onting technical problem ang Adamson University. So wait lang tayo, pakisabi. Sad smiley. Okay. So they're reconnecting. I'm actually not sure kung saan sila naglalaro eh, pero I'm guessing siguro net cafe na malapit sa school nila. Kasi madalas yun yung pinupunta. I think yung UST dati naglalaro sila, yung yung parang may net shop na malapit doon, so doon din sila naglalaro. Baka nagkaroon lang ng internet problems. Baka mamaya naubusan ng time, pero eto na, nakita ko na ang Zach has reconnected to the game and malapit na. Alam kong excited na kayo dyan, mga papi chulo, at magstay lang kayo dyan kasi nga meron tayong match in win. So uulitin lang natin ang mga skins natin dito. Para sa mga bagong salpak dyan,
Heartseeker Ashe, Wood Scout Queen, Arc-like Varus, Dragon Slayer Vayne, and Shadowfire Kindred. And buksan nyo na ang mga client nyo dahil mamaya may lalabas na code dyan. And merong kulang na character dyan sa code. So ang gagawin nyo lang ay huhulaan nyo kung ano man yun. A ba yun? B ba yun? 1, 2, 3, 4 ba yun? Or something-something ba yun? Galingan nyo ang paghula ninyo. At saka pag-type ng keyboard kasi paunahan yun. Oo, guys. Isa lang yun. Naku! Pang-typing maniacs yun, pare. Oh, so, mabilis ka dapat. Kasi, syempre, pag-client mo, di ba, nakabukas yan. Tapos nanonood ka, syempre, sa stream. Syempre, altab-altab pa yun, eh. Oh, dapat mabilis ka rin magkabisa. For example, A1, 2, 3, 4, 5. Oh, A1, 2, 3, oh my G! Oo. Di ba? Naku. So, mag-practice na kayo ng mga typing speed test dyan para mabilis yung... One time, trinay ko yan. Nakipag-unahan ako last week. Tapos natataranta, oh no. Tapos biglang nagulat na lang ako, may nag-type sa stream na letter O daw ang missing code. So, oh my godliness. Oh, yun din, kasi hindi lang pabilisan yun eh. Kailangan din mahulaan din ng tama. Kaya o isipin nyo, yung buong alphabet plus yung numbers yung pwedeng posible character. Correct, correct. So, kung birthday nyo man ang swerte sa inyo or yung letter ng name ng crush nyo ang swerte sa inyo sa ako Valentine's Day, go for it! Be the best! Just do it! Game 3 yan, guys. So, don't forget. Game 3. Tsaka, anytime within Game 3 yun. So, talaga kailangan antabayanan nyo yun. The whole game, maghintay kayo. So, ano nang ganap dito? Parang amplifier. I think hindi pa na ata nag-reconnect si Zach. Paano ko ba reconnected na? Nag-TC ato ulit eh. Mahirap talaga. Siyempre, alam namin no, sa mga players dyan kung gaano nakakainis kapag nag-TC. Kasi ramdam mo na eh. Kumbaga, Ano ba yan? Laro na ako, boy! Tapos biglang nag-time, tapos tatak. Kunyari sa mga internet shop players, di ba? Parang biglang time, takbo! Takbo sa counter! Tsaka yung iba minsan, halimbawa, nag-ping ka, tapos nag-disconnect ka, tapos tuloy-tuloy yung paglakad gym champion mo, tapos alam mo, pag-disconnect mo na wala, napatay ka. Minsan ganon. So malaking advantage talaga if ever di ka sa shop naglalaro. No? Kasi minsan, di mo maiiwasan. Akala mo, kunyari, 40 minutes ka na lang, tapos parang maasim ka pa, na parang, kaya pa yan, kaya ko yung last game yan. As, yung pala, hindi past game ang laro. At, bigla kang nagkaroon ng beta move sa mga kampi mo. So, wag nyo na i-risk kung sa tingin yung, halimbawa, 25 minutes na lang kayo, no? Kaya talaga dapat i-check nyo minsan yun sa custom game kung bakos na yung ping nyo. Kasi, mara niyo talaga biglang diretso kayo sa game. Yung pala, 1,000 pala yung ping niyo. So, make sure always to check. Tapos ako nga pala, kakalabas lang ni Jin recently. Si Jin! Sa mga gusto mag-share ng thoughts dyan, sabihin niya kung kamusta siya. Kasi ako, tinry ko siya na 3 beses. Yung unang beses, maganda. Yung pangalawa, pangit. Pangatlo, pangit ulit. Yung pang-apat, nag-crit. Sana. Kasi crit yung pang-apat niyang panire. So sana yun mangyari sa akin. Pero so far, no, yung insight ko sa kanya, medyo mahirap siyang gamitin at the first part. Kasi iba talaga siya sa ibang AD carry. Yung DPS niya, unang-una, short range siya. Tapos hindi siya parang ibang ADC na very fast yung DPS niya. Kasi isipin niyo, parang medyo bursty siya eh. Kasi yung shot niya, hindi ka pwede mag-build ng attack speed. Kasi yung attack speed, maka-convert siya to attack AD. Damage. So, in the end, parang bursty siya na the AD carry. Yung problema daw na nakita ko, nung nagbabasa ako na parang Reddit na thread, yung madalas daw kasi nangyari sa mga Jhin players, yung ginagawa niya, lumalayo sila, tapos nag-SS sila, tapos yun lang yung contribution niya sa team fight. So, dapat, matalino kayo kung paano niyo gagamitin yung SS. Kasi, for all you know, diba, baka mas mataas yung DPS niya kung lumapit kayo mismo sa team fight imbis na sa likod kayo tapos magsa-snipe kayo. Actually, masaya yung ult niya kasi nagzo-zoom out yung mapa. So parang, what? Zoom out ko mga ganun, letter V. Actually, nga. Kasi astig siya kasi para siyang yung worlds na camera na nagzo-zoom out sa mga team fight. Kaya nga eh. So, kung gusto niyo ng mini worlds, piliin niyo si Jin na pinagsamang pangalan namin ni paring Shinbu. Na Jin. Jin. Man Jin. Di ba? H kasi yung kay Shinbu. Tapos nilagyan lang ng Jin na yun. So, bali dalawa na kami. Si Majin Buu tsaka si Jin. Tsaka huwag kayong magalit kung halimbawa sa first few games niyo hindi ganun successful. Medyo iba nga talaga kasi siya sa ibang AD carry. So, kailangan sana yan. Interesting kasi nagkakaroon tayo ng bagong meta dito sa ating parang hindi na siya yung the usual na parang unlike
the previous seasons na parang, oh, same pick, same. Ngayon, interesting kasi yung mga long range na AD carry, pinang tatap, pinang jungle, di ba? Di ba yung sinasabi mo kanina, Lucian, the top. Lucian, top, mira ka. Saan ka makakakita ng boy? Normal things. Tapos anong game nga ba yun? I think EULCS yun, di ba? First game, Team Vitality, nakalimutan ko kung sino ang ano, sino ang top player. Laner. Pero pinag-uusapan nila yan. Na, yan, umuso nga. For example, si Ezreal, actually, magulat na lang tayo, tatap na rin yan. Kasi minimid na rin siya eh. Di ba? Well, kung siguro kung nasa top siya, mobile de para sa akin. Tsaka maganda yung matchup niya, di ba? Kasi gangplank yung kalaban niya. So, kahit hindi ganong, huwag niyo isipin agad na baka Lucian top OP na agad yan. Siyempre, kailangan tignan yung matchup niya. Pero, nakita natin yun kung gano'ng ka-innovative yung mga pro players natin sa iba-ibang region. Sobrang mobile. Kumbaga, pang-counter niya rin yung barrel. Diba, mas madali niya dahil mabilis yung attack speed ni Lucian. Diba, mas maunahan niya. Tapos may dash in, dash out pa siya pang dodge move dun sa mga barrel ni Gangplank. Eh, binugbog niya, tol. Wala na. Tayo magagawa niya po eh. Lalo lang yung Gangplank. Kasi alam naman natin, si Gangplank talagang sobrang hirap ng early game niya. Kasi hindi ka na siya ganun kasakit. Tapos kinapan niya mag-farm. Kasi late game monster talaga si Gangplank. Eh. Pero kung hindi ka umabot ng late game, hindi problema. Kaya malakas si Lucian kasi sobrang lakas ng early game niya. Pwede niyang i-shutdown si Gangplank. Yun ang sinasabi natin doon. Masaya ako at nagkakaroon ng mga bagong ganyan. Ang hinihintay ko na lang talaga si Timo. Bumalik na naman tayo kasi. Yung mga nalulungkot na Timo main dyan. Naghihintay pa rin tayo. Siya na lang ang hinihintay kong highlights. Malay mo, ako ang maging top player, no? Diba? Magpauso. Si Mami Rix. Number one Timo PH, di ba? Number one Timo PH. So, ano nang ganap natin dito? Nag-reconnect na ba ang kuya mo? No, hindi pa eh. Pero si Timo kasi, come to think of it, hindi pa siya parang nag-entry sa pro play talaga. Correct, hindi natin siya nakita sa game. Pero guys, we'll just take a short break. Titignan namin kung ano yung nangyari technical difficulty sa LCL. We'll be back in just a bit, guys. Again, ako po si GS Amplifier. At ako naman po si Manjin. At ito po ang LOL Collegiate League. At magbabalik po kami in a while. Yeah. I won't give up, I know what to do.
safe to say you've let me down. Cause you're on top of a world, hey. You're on top of a world, hey. You're standing on it for a while now. You're gaining skills on the words. He's always safe in his mind, hey. Says he needs it to fight, hey. We haven't gotten the dragon. You're gonna stand there all night. You're on top of the world. How did you get that board? You haven't had a single lay now. You come to cake and die for nothing. I hope this mouth is not up, cause I gotta steal my own buff. He must be trolling us or something. It's safe to say you've let me down. Cause you're on top of a world, hey. You're on top of a world, hey. Been standing on it for a while now. You're gaining skills on the words. He's always saving his mind, hey. Says he needs it to fight, hey. We haven't gotten the dragon. You're gonna stand there all night. You're on top of the world. We are going to lose.
maligayang pagbabalik, mga Papi Chulo, at na-witness nyo ang mga sound trip natin ngayon. Oo nga, grabe. Ang dami ng content ng Instadoc. Isipin nyo dati, hindi ba ganun sila makapopular? Pero Instalock. Minsan talaga yung power ng YouTube content. Correct. Sobrang lakas. Pero again, we're back, guys. Sorry for the delay. Nagkaroon nga lang ng internet problems, I think, yung sa side ng APW. Pero they're back. Same picks, same bands lang. So we're gonna enter the game in just a bit. Pero again, this is LCL Spring Term 2016, Week 7. And yung first game natin is gonna be between ADU or yung Adamson University versus JBL or yung John B. Lacson Foundation Maritime University. Yappy, so it's going to be the mga Falcons and the mga Marinos, mga Papi Chulo. So ito, same picks tayo at maghihintay lang tayo dito ng start game. So 10 seconds na lang ang natitira para mag-start. And don't forget to hashtag ADU win, hashtag ADU win, and hashtag JBL win. So refresher tayo sa schedule for today, no? So okay. Again, may 4 matches tayo for today. Ito yung unang set, pero best of 1 lang to. Tapos the next one's going to be between APC, or yung Asia Pacific College versus TIP, or Technological Institute of the Philippines. So yun yung game 2. Yung game 3, kung saan meron din match and win, yun yung battle between ADMU, or yung Ateneo de Manila University versus PUP or yung Polytechnic University of the Philippines. So doon, meron din match and win kung saan mabibigay kami ng 5 skins na lahat ADC. Oh, lahat pumapana, mga Papi Chulo. So sa mga ADC main dyan, we're gonna give away Heartseeker Ash, Road Scout Quinn, Arclight Virus, Dragon Slayer Vayne, and Shadow Fire Kindred. So grabe, halos lahat yun. 200 RP each. Oy. So halos nakalibre ka ng 1,000 RP worth of skins. So don't forget, again, sa Game 3 yun. And then maglalabas kami ng instructions mamaya, no? Kapagdating ng Game 2 tsaka Game 3. Abangan nyo lang yan, mga Papi Chulo. So ito, abang-abang muna tayo. Naghihintay lang tayo dito ng start game. Yeah, so tingnan na natin ulit yung picks and bans nila. Picks and bans. Okay. So, yung bans ulit for APW, Gangplank, Lee Sin, Graves. Common naman yung bans na yan, except yung Lee Sin, na yung hula natin, baka respect ban siya. Respect ban niya, pare. Kay Clyde. O, JBL Clyde. Tapos yung sa red side naman, for the side of JBL, they banned Trundle, Rek'Sai, Tamkench. Lahat sila, usually, pinipick or ban. Pero yung Trundle and Rek'Sai, actually, hindi siya masyadong binaban sa ibang region. Pero at least in this case, pwede silang i-ban. Kasi yung ibang binaban kasi sila Ryze, hindi masyadong ginagamit dito sa scene natin. Oh. Except yung mga Ryze main dyan na magagaling. Kasi mechanically, mahirap yun. Actually, pag ako minsan Ryze, Q lang ako ng Q eh. Hindi ko ma-ano yung passive. Parang hindi ko masakto lagi pag-clash. Yung iba, sabi nga nila, face roll lang sila. Parang ganun lang doon sila. QWR, QWR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 
nalaban dito yung mid lane natin, parang amplifier. Si Karma, na si QWERTY, oh yan, sinabi natin QWERTY, at si Victor, na si ano ba yan? Don Diego, kasi ano yan eh, kumbaga yung Karma, sobrang mobile niyang champion. At yung Victor, kahit ano yan eh, parang mechanically, dapat fast hands ang, kumbaga, labanan ng fast hands ang magaganap. Tsaka aim ng mga skill shots nila. Kasi Q versus Q yan eh, kumbaga. Oo, kumbaga medyo tabla-tabla, yun yung sinasabi natin, tabla, medyo may pagkatabla dito ang bot lane at ang top lane. So magkakatalo na lang tayo dito sa pag-rotate ni Elise at ni Zach dito. Well, dalawang parehas may talon, pero magkaiba sila ng parang playstyle para sa akin. Mm. Kasi Zach is more of the tank type na, tank top taiga na, sige, tankin ko siya. Elise yung type na parang, let's burst skill natin to. Na parang ganon. So, yung Zach is tamang set. So, tingnan natin dito. Mukhang ma-action to, pare. Oo, syempre. Tapos, guys, again, kung ititignan niyo yung standings. Yung ADU tsaka yung JBL. Yung ADU, 3 points sila. Pero yung JBL yan. So, standing nakita natin sa chapter 1, 1 point pa lang ang JBL. So, kailangan talaga nilang humabol sa standing. Meanwhile, yung ADU, 3 points. Hindi rin sila pwede maging kampante. Kasi alam naman natin sa mga nangyayari sa mga kampante, minsan natatalo pa. Alam naman natin yung feeling na ganyan sa solo queue. Yung akala nyo, 10-0 yung score, tapos biglang matatalo kayo. So yung ADU, ayaw nila na ganun. Ayaw nila!
Kahit panalo ka, huwag mo sasabihin, panalo na ako, it's enough. Oh, no! Oh, no. Dapat, never, mami! Dapat todo lang talaga lagi. Oh, so hopefully... Be your best, do your best. Yes, so oh, every game. So sana talaga makita natin yung best performance ng dalawang teams na to. And of course, for yung ibang games din natin. Huwag kang kampante gaming, kumbaga na tinatawag. Asim mode, bawal yun, tol. Ano, kumbaga na tayo, never say die, never say never. Justin yes. Bieber. Oh, di ba? May diba? Justin Bieber at so, oh, syempre, tol! Eto na mga Mami Chulo, pupunta na tayo sa Summoner's Rift. At ito ang LOL Collegiate League 2016 Week 7. And we've got Adamson University versus JBL. At para naman sa Adamson University, it will be heaven. Sa top bilang ang mundo, si Shiro na ang Elise na ang jungler, si QWERTY na Karma mid, si Perseverance na Ezreal na sa bot, na si Extel at si Extelia na ang Alistar support. Alright, for the red side, that's Marbsu, top lane Malphite, si Clyde in the jungle with Zach. Don Diego, YFL in the mid lane with Victor. Tapos sa bot lane naman si Jeez, tsaka Demigod Oy! With Lucian and Braum. Demigod with the one for an eye. Si ano yan? Light Yagami. O ito, smiley-smiley tayo. Lucian. Okay. So for the level 1, mukhang standard naman siya. Medyo defensive level 1. Although, actually, chill lang sila sa jungle nila. Oh, ito usually, yung easy lang. Oh, chill. So, kaya na sinabi natin, na-nerf nga itong si Mundo. Oy, si Mundo sa, si The Hulk. Sa patch 6.2, nilower yung yung damage ng E niya sa early game, medyo mas mahina, tapos mas mataas yung cooldown ng SS niya early game. Ah, tapos medyo bumababa siya toward late game. So, sinabi natin kanina, sa early game, mas mahina ngayon si Mundo. Pero yung late game niya, malakas naman. So, may weakness sa early game. So, kailangan talaga i-babysit nitong si Shiro yung top lane niya, tsaka yung bot lane niya. Kasi si Ezreal, during the early game, syempre kung blue build, mahirap pagka talaga sa early game, lalo na sa Lucian. So, they have to play it safe. Correcto. So ito yung si Clyde dito na si Zach nagsimula sa Grump. So yan na. Opching! Masabang dito naman si Spider at Shiro. Tamang chill lang. Normal start. Parehas. Blue yung isa, red yung isa. Okay, Tapos yung, kung tinignan natin yung team compositions, no, parang sasabog yung team composition ng APW sa mid game Kasi si Karma tsaka si Ezreal, sobrang lakas niyan sa pagdating sa mid game. And then by that time, medyo tanky na rin si Mundo. Pero yung side naman ng JBL, during the early game, ang lakas na bot lane nila. Pero syempre, yung maganda dito is hindi masyadong aggressive na support si Braum. So baka hindi masyadong magsasuffer yung bot lane ng APW kasi hindi ganun ka-aggressive. Kung fresh to, baka ibang story yun. Pero teka lang, stand dito. Wow. Si Extelia at Ignited dito. Tingnan natin kung anong gagawin. Pero hindi, baka yan. Masyadong makunat yung baka na yan. Magagatas yan mamaya pag level 2. Uy. Ano binabato nito ni Demigod dito? Habang dito sa taas, mapapchilo, blue versus green. Ito na! Nagkakapasa na! Boxing tayo! Ayaw. Boxing lang. So nakikita natin, mahina talaga yung early game niya. The E, hindi masyadong masakit. Tapos kapag nakaharap pa yung minions, hindi mo pa matatamaan si Malphite ng Q. So. Habang si actually, okay lang si Malphite sa luin niyan Pero isa-isa lang, huwag marami. Habang yun nga sinasabi natin kanina, aasa dito ang JBL or John B. Lacson Foundation Maritime University sa mga Brusco Boys. Kasi tatlo yung Brusco Boys nila dito, si Malphite, si Zach at saka si Brom na iba-box out lahat ng kalaban habang aasa sa net dito kay Lucian at kay Domingo. Pero ito, mukhang mahuli si ano dito, si Mar, ano yan, pangalan niyan, kala ko Marlu, Marsbu! Marbsu, nakakala natin Marlu ang pangalan dahil nalito ako, mga Papi Chulo. First Blood going to the Adamson University. Napakagandang cocoon mula dito kay Shiro Elise, mga Papi Chulo. And guys, sinabi ko, di ba? Immediately, nag-gank agad si Shiro. So, binibabysit niya talaga ng si Heaven to make sure na hindi siya masyadong mabully out nito si Marbsu. At kahit no, may ward doon si Marbsu. Okay. Diba? Natawa ako sa Marlu kasi hindi ko nabasa. Big shoutout sa #5 and #5 fans. Zane Malik ng Pinas, mga kuya mo. Ayan na, si Marlu! Normal man! Hold the hook! Ito, ice charge. Pero ito na, ang pagbabalik! Wow. Gank part 2, mga maalbigan! Kukun Gaming, tinamaan si Marsbu. At ito, normal nila dito. At Spider Swing mula kay Shiro. Tinamaan ng itak. Itak ba yan? Kuchilyo.
At 2-0 ang score dito. Hindi na nadala si Marlou. Sa first. Dito, sa first blood. Gabi, sobrang nakaka-demotivate yan. Yung 4 minutes pa lang, pagbalik mo na sa impatay ka na agad. Kung baga, ang technique dito ni Shiro, TTP yan, tol. Babalik yan, tol. Game na hindi niya aasahan ang, ano, ang gank natin. So, ititilt niya si, ano, sino nakakuha ng kill? Ah, all one dito. One kill per each dito, si Shiro at saka si Heaven. At si Heaven dito ay meron ng Sunfire game. Ay, Bami Cinder. Pero tinan natin dito. Ito na, sinasabi natin si QWERTY at si Don Diego. Mga kaibigan, standing ovation si QWERTY dito, pero biglang nag-skill. Ayun, baka internet problem yan. Internet problem. Easy na. Gulat ako parang, batuhan, nagbabatuhan tayo. Hindi. Okay. So, nagka-problema na si Zach talaga yung may problema. Si Zach ang problema. Lipat PC ka na, Papi Chulo. Ano man problema? Kung lumipat ka na ng PC, tapos lag ka pa rin ako. Oo nga, yun lang. Ibang usapan na yan. Ayun. Okay. Reconnected. Okay. So, ayun ang sinasabi natin. Sadyang malas talaga ang panahon. If ever mangyari sa'yo yun, no? Na pagkalipat mo ng PC, biglang... lag pa rin. Oh my G! Pero ito, play will resume in 5, 4, 3, 2, 1. Dito tayo sa taas. Di ba sabi natin kanina, medyo malakas yung pressure sa mga junglers natin sa game na to. Kasi sila yung magdi-dictate ng lanes nila. Yappy. Tapos si Shiro, syempre, since Elise, sobrang lakas ng early game niya. Pero teka lang. Back to the kung anong sinasabi mo, paring amplifier. Oo, kasi si Shiro, sobrang lakas ng early game talaga ni Elise. So, yung ibang junglers kasi minsan may iba-ibang sinang style. Minsan yung gusto nila, iba-ibang lane yung ginagank. Yung iba naman, gusto nila isang lane, paulit-ulit kong igagank to sa puntong talagang wala na magawa yung lane na yun. So, minsan nag-iiba. Depende sa style mo na jungler. Pero siguro si Shiro, siya yung tipong jungler na kapag alam niya kaya na talagang igank yung lane na to, paulit-ulit niya igagank. Kumbaga yung mga jungler, may mga parang type din yan eh. Kasi, paring amplifiers. Ano bang role mo? Kasi hindi ko alam eh. Ano bang madalas role mid. Mo? Mid. Mid lane. Minsan may mga jungle na farm lang talaga. Kumbaga, for example para sa akin si Nocturne. Ako if ever mag Nocturne ako, hindi mo na ako magagank ng gank. Siyempre. If ever hindi ako 6 kasi syempre. Ano ba namang panghabol ko flash, 'di ba? Lalo na kung halimbawa na CC yung lane na igagang. Correct. Sobrang hirap talaga noon. So, kailangan mo talaga ng darkness. Oo. So depende yan kung anong type ng jungle ka, 'di ba? Minsan nga yung ibang halimbawa sila Jax at Master Yi hanggang 30 minutes hindi mo makikita sa lane niyo. Pero magugulat ka na lang binubruce ko na lahat ng inuubos lahat. Yun nga sinabi, parang meron ako nabasang meme. Yung mga memes ni Mami Ricks na naglumabas bigla sa Facebook na nadurog ka sa top kasi sisihin mo yung jungle. Tama ako na tawa doon. Don't always blame your jungler, guys. It's your fault. Di naman sila perfecto. Kailangan ingatan nyo din yung lane nyo. Kasi, kumbaga, para sa akin lang, para sa mating mga madlang summoners dyan, hindi mo pwedeng sabihin na parang, for example, land game, di ba, pub game, hindi mo pwedeng sabihin na, report please. Kasi, may mapa Clear na clear yung mapa, Brad. Di ba? Clear na clear ang mapa. So, be cool. Easy lang. Hindi mo pwedeng sisihin yung kampi mo na, ay, hindi nag-report si ganito. Hindi ganun yun. May mapa, Brad! May mapa! Kaya may importante, importante talaga yung wards. Wards! Importante ang wards at importante ang map awareness. Yes. Kaya nga, nakalagay yan sa screen. Well, di ko alam kung na-hide ba yan. Kaya nga, merong mapa. So, hindi mo pwedeng sisihin yung kampi mo na bakit ka napupugo, bakit ganito. Kasi hindi nag-report. Hindi ganun yun, di ba? Be cool. Teamwork wins. Yes. Teamwork wins tayo. Pinakamagandang advice yan. Teamwork OP. Pero ito na, nagkaka-laser dito, mga Papi Chulo. Pero wala. Laser. Ito, laser part 2 dito kay Lotion. Tapos nakikita natin, nakakalamang na si Heaven sa top lane ng CS. So, sobrang laki talaga ng tulong nung zero ni Elise ni Shiro na double gank. So, nakapag-Bami Cinder siya agad, which will help with yung wave clear niya para hindi siya masyadong mapush sa lane. Pero, saan pupunta dito si ano? Si Marlou. May nawawalang Marlou. Marlou, saan ka pupunta? Bumalik ka na sa hash pipe.
Pero hindi ka ata lumaba. Oh, pero ito, gusto niya mga ano, mga jet pad. Kasi na-push yung lane. Oh, push yung so, lane. So, babalik siya mamaya para hindi masyadong mawala ng CS. Correct, para hindi siya ma-aggressive. Ayan, mga technique, may bira ka makakita ng ganyan. Sobrang layo ng Dinora ni Marlu. Pero meron, ayun, lumabas na yung mga iba niyang neutrals. Pero ito, hindi tumama ang kukun. Wow. Pero na-flash it dito ang baka, mga kaibigan. Nice shield mula dito kay Demigod. Pero... ano nangyari? May namatay ba? Namatay dito ang baka. Buti na lang nandun si Marlu, mga pamichulo. Mars Boo, sorry, Mars Boo. Marlu na natawag ko sa inyo. Grabe. Asim mode ang baka doon. Double dead. Kasi sobrang halata ng gank niya. As in, ang haba-haba ng lakad niya. Nag-flash pa siya. Tapos yung na-double niya, hindi si Victor, si Brom. Dapat si Victor yung papatayin doon eh. Tapos, sadly, namatay pa si Extalia, tapos nag-flash pa si Qwerty. So, sila pa yung nawalan sa gank na yun. So, magandang ano. Sa mga Alistar dyan na mahilig bag-roam, dapat siguraduhin nyo na maganda yung positioning. Correct. Kasi yung risk na ititake mo kapag magagank ka sa ibang lane, tapos namatay ka pa, so hindi ka pa nakatulong sa lane na yun. Correct. Sana nag-stay ka pa sa bot. So, dapat, ideally, kapag mag-roam ka, dapat yung, parang yung circumstances, dapat... pwede talagang maging successful yung gank na yun. Correct. Para sa akin doon, para sa mga gustong gumanon, yung mga dive-in sa torre, make sure lang na at na alam mong hindi cooldown ang mga skills ng kampi mo at alam mong malapit sila. Ang nangyari kasi kanina, nakita niya nang hindi tumama yung kukun. Diba? Pero, syempre, na-psycho siya sa sarili niya, pili niya aabot, hindi niya napansin ang napakagandang responde ni Demigod, Brom doon. So, hindi nakapag-follow up ngayon si Elise at si QWERTY na si Karma. So, sa mga gustong dive in dyan, make sure nyo na may skills ang mga kampi nyo bago kayo pumasok ng mga ganyang tower dive. Kasi sobrang risky talaga ng gank na ginawa. Parang sobrang deep na sa tower tapos nag-flash pa rin siya. So, wag kayong masyadong thirsty. Easy lang. Kalabaw kasi yan eh. Tsaka wala pa siya level 6 nun, ha? Ay, kaya naman so wala pala. Wala pang SS, yung damage reduction and everything. So, easy lang dapat. Gatas-gatas muna tayo. Hil-hil lang na ito. Gatas yan eh. Alam mo, nakapagtaka yan kasi di ba parang Alistar, di ba? Tapos yung mga skill niya, yung mga knock-up. Magulat ka, ba't may heal to? Gatas yan, mga papi. Pinapainom niya ng gatas yung kasama niya. Habak dito, yung dalawang jungle. Si Clyde at si Shiro, pero dadating si QWERTY. Oh, no. 2-on-1, mga kaibigan. At mukhang, nako, standing ovation dito si Clyde, mga papichulo. Nag-pause ang game. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Sa lahat ng beses pa na magdi-DC, kung kailan ka pa nag-clash. Oo. Diba? Sobrang malas talaga. At nakaano pa dito, naka-stop dance dito si Clyde. Tingnan mo yung position niya dito. Handa na siyang tumakbo dito, pero disconnected siya. Pero ito na, pagbalik niya ata, ano kayang ganap ang mangyayari na... Si Malphine, magre-respond na pati si Victor. Pero feeling ko... malayo, brad. Baka hindi sila umabot. Ayan na, naka-ready na dito si ano eh, si Shiro na parang Spider-Man. Si Marbs may SS pa yan. So actually, pwede siyang mag-disengage. Pero tingnan natin kung ano gagawin dito ni Clyde! Oy! Tumalon-talon si Clyde, pero nag-pop ang passive niya. At nandito na si Marlu, mga kaibigan. Tingnan natin, inesitan si QWERTY dito, pero nice kukun mula kay Shiro. At tingnan natin, at mamamatay ata si Clyde dito. Isang hit na lang. Nice hit mula kay Heaven, mga kaibigan. At ito na, si Heaven. Gina-gravity something dito si Heaven, pero dumating ang baka. Baka ng Pinas, pero dadating ang wrestler ng Pinas. Fissure, mga kaibigan, mula kay Demigod. At tingnan natin si Shiro dito na pumula. Pero papalagpa, exhaust mula kay Demigod. At napatay niya pa si Demigod. At muntik mamatay si Shiro. Pero ito si Heaven, grabe. Ang mga skills na mga bitaw-bitaw dito. At that will go in favor of Adamson University. 3-4-0 yung exchange nangyari doon. So, flash in, flash. Oy! Action pack! Hype! Meanwhile, we have Herald for APW. So, grabe, sila talaga yung panalo sa clash ngayon. 3-4-0 pa. Tapos yung... actually, medyo game-changing din yung pagka-roam ni Extalia dun eh. Kasi nakapag-roam siya all the way from bot. Bumisita siya sa mid. Nagkataon, nahuli nila si Clyde. Feeling ko walang... may tumama ba sa glacial fissure ni Demigod? No, wala tinamaan. Oo nga eh. Akala ko may tinamaan kasi ang ganda ng impact eh. Minsan may mga ganun eh. Yung akala mo, ganda ng timing oh. Tapos hindi wala tumama. Pero ito, macho guapito, tumitipid dito. Pero tingnan natin.
they are going to the Baron Pit or BDR ba sila? Oh, pero nakita natin, two out of yung three lanes nila, natatalo actually yung JBL. Oh, kasi ito. Yung top nila, medyo natatalo. Pero at least pala, yung mid tsaka yung bot nakakapag-CS pa. Ay, oh, lamang si Victor sa CS dito. Parang dalawang kills yan. Yung lamang na dito kay Karma. Kaso si Karma dito ay merong 3 assists. So, oy! Grabe! Essence ship in, mga pamichulo kay Demigod. Chani. Nakita natin, no, nakapag-set up na ng wards yung JBL around Dragon. Although, mukhang hindi pa nila itetake. Ay, may wards din sila dun. Oo. Actually, natatanggal na siya ni Extalia. So, I think hindi pa ata mag-DR ng mga to. Medyo weird nga eh, kasi inuna ni Don Diego yung Ionian Boots. Ay, oh, I don't think na irarush mo usually yun. Usually, pang CDR? I-upgrade mo yung hex core mo or something. Tapos, kukuha ka na ng something like Abyssal, Scepter. Pero, I don't think you needed na CDR this early. Teka lang, parang Amplifier. Namumula dito si Extalia. Mga kaibigan, 2 hits na lang siya. At pumasok dito si Clyde. Nakamakabawi kaya si Clyde sa mga DC niya, mga kaibigan. Racial fissure mula dito kay Demigod, kay Heaven. At Phinatrix Evolution dito. Si Heaven sa mukha. Yun lang. Ni Jeez. Actually, ba't pa tinaloy ni Heaven yung TP na yun? Oh, de, kasi natatalo na sila sa Clash. Hindi, ano eh, si The Hulk nga siya. Hulk smash! Pero hindi. We're in Heaven ka pala. At ngayon, JBL going for the Dragon dahil sa nangyaring Clash sa baba. Tingnan natin kung kaya sila i-contest dito ng Adamson University, pero hindi na. Clash 25. Yes, so, yun yung isang interesting thing kay Zach. Kasi, so, sobrang haba ng range ng Elastic Slingshot niya. Kung anong gank path yung pwede mong punin either sa push or sa river or sa tri-push. So, siguro hindi na-expect yun ng APW kasi wala silang ward sa push eh. Kung saan nag-gank si Zach. Tapos, wala din silang ward dito. So, yun yung sobrang delikado. Kasi yung Ezreal, kapag wala ka ng Essence Shift, wala ka na talagang escape niyan. So, you have to be careful. Feeling ko sobrang nagtagal si Extalia doon eh. Nakailang poke si Extalia bago nila ginoo. So siguro mga parang 1 point na yung buhay ni Extalia bago nila ginoo. So nalugi sila. Oh, yan. Delikado kasi sobrang lakas nga ng pag-spike ni Lucian nitong early game. Yun, naka-SS Reaper na siya. Ay, 14 Reaper. Minutes. And yung gold niya up by around 1,000 gold already. Oh, tapos nakaano pa siya, cooldown boots, paring amp. So, cooldown all the way. Gaming dito, si paring Lotion, Chris Brown with 122 CS against 97 CS ni Easy Real. So, tingnan natin dito, hindi pa ganun kalayo ang lamang ng ADU dito sa JBL. Bo, kahit na nadidisi dito si Zap at medyo napupugo dito ng onte. Oh, actually si kahit marami ng kills na naganap, actually hindi pa ganoon kalaki yung lead eh, ng kahit anong team. Oy, naku, si Perseverance dito. Standing ovation, mga mapis. Goodbye, goodbye, good friends, goodbye. Cause now it's time to go. Oh, di ba? Oh, support kill pa. So, ano ba yan? Kumanta na eh. Standing ovation. Usong-uso yan dito ngayon, mga papi-chulo. Sabi ni Clyde, dapat Karma daw. Kung siya mag-DC, dapat si ano din, si Perseverance. Si Perseverance din. So. Pero ito, wards ang gusto ni Clyde dito. Pero ayaw ni Quirty ibigay. Pero yan, tamang plus 15 lang. Ito, masastan dito si Extilia. Whoops! Tinanin dito, Elastic Slingshot mula kay Clyde. At napakaganda burst mula kay Don Diego, mga papi-chulo. Actually, weird. May flash dun si Quirty. Pero hindi niya dinodge yung... Pili ko mamamatay pa rin siya eh. Sayang, may ward din eh. Oo. Weird. Pero anyway, that's 1 kill more for Don Diego. So actually, yung mid lane gold lead, medyo lumalaki na rin, almost 1,000. So ito na kaya ang pag-asa ng JBL. Medyo natabla na nila dito ang pera nila dito. So ito na kaya ang kanilang chance para umangat sa kanilang bracket. Tapos kung titignan din natin, sobrang lakas ng engage ng JBL. Yung team fight nila actually, sobrang nakakatakot. Kasi ang lakas ng early game ni Lucian, tapos yung engage potential ng JBL, sobrang lakas kasi may Zac ka na, may malfight ka pa. Correcto. Tapos if everything goes wrong, pwede ka ding disengage. So yung 5v5 is actually, kapag kayo yung nagsimula ng laban, sobrang lakas ng burst ng JBL. Kasi yung Victor plus yung Lucian, kapag na-set kayo, sobrang sakit nun. So yung APW, priority talaga na dapat yung vision. Correct. Dapat hindi sila maset na ng JBL. Otherwise, I'm pretty sure,
either si Ezreal or si Karma in less than 2 seconds patay na. Oo, kumbaga lalambot na mga yan. Kumbaga, yun na sinabi mo, may disengage pa sila. Pero ito, si Extelia, tinan natin dito. Saan ka pupunta, boy? Isang hit na lang, stun na yan. So, tinan natin kung mapapatay dito si Extelia. Pero meron ata siyang SS dito. Yung maganda sa APW actually, yung poke naman nila. Kasi may Karma sila, tapos may Ezreal. So, kapag nakapag-wave clear na itong si Mundo. Kasi gaya na sinabi natin, yung early game, medyo mahina pa yung wave clear niya. Correct. Pero kapag dating ng mid game na medyo naabot na natin, since may Sunfire kick na rin si Mundo. Pero teka lang, Ops, nabuhay dito si Extelia. Nice SS mula sa kanya, pero na exhaust. Nice knock-up mula dito kay Extelia, pero nagtitimi dito si Victor. Tinan natin kung mapapatay nila si Extelia. Pero napatay ni Jeez dito si Extelia at mula dito si Demigod. Tinan natin ang gagawin ni Perseverance, pero post time remaining, 26 minutes. And Don Diego, medyo late na-late siya sa TP eh. Okay lang, ayun, nag-laser. Nag-laser naman siya sa Crips eh. Ay, sa Minions. Laser-laser tayo sa Minions. Push tayo pag napatay natin si Demigod. Actually, pwede niyang patayin si Perseverance kung mag-flash QR siya. Pwede niya rin mapatay si Demigod, si Perseverance, kung tatama ang Q. Pero risky. Tignan natin kung fasan siya dito. May E pa ata siya tsaka flash. So, E, Q, flash. Okay, pero, okay. Tignan natin. Mechanics, abangan natin. Tingin lang kayo kay Perseverance. Ito ha, naka-laser dito si Don Diego. Tignan natin, Perseverance. Going for the Q. Hindi sapat, boy! Sabi ka na nga ba yun yung mangyayari. Science naman! Umasa siya doon. I'm so sorry, my friend. Tsaka may flash, but ba't hindi sila nag-flash? Guys, okay lang gamitin yung flash niyo, ha? Okay lang. No need to save. Then baka mamaya yung Q niya naka-click na doon bago mag-post. ang sinabi mo kasi E muna, 'di ba? Pwede niya rin gawin E. Kung nag-E siya, pwede niya ma-dodge yung SS ni Victor. Pero mali mo mag-flash siya pabalik. sa SS ni Victor. Pero tingnan natin dito, okay lang din ang gank ni Don Diego dito. Pero 2,000 gold lead na ngayon yung JBL. So definitely may pag-asa pa sila manalo sa game na to. Especially since kapag dating sa late game, mukhang mas masakit yung damage ng JBL kasi may Victor sila. Although, masakit naman din si Ezreal kapag dating sa late game. So actually, it's all about kung magpa-play sila sa strength nila. Correct. Tsaka tatakpan yung weakness nila. Kasi halimbawa yung APW, para matakpan nila yung weakness nila, kailangan malakas yung vision nila para hindi sila maset. Kasi sobrang lakas ng engage ng JBL. At the same time, kailangan nilang i-abuse yung wave clear nila. Kasi mamaya kapag dating sa mid to late game, malakas yung wave clear ni Mundo, tapos malakas yung wave clear ni Karma. So yung pwede nilang gawin, imbis na head-on clash sila, yung gawin nila, manage na yung side waves nila, tapos ipaghiwa-hiwala nila yung JBL para hindi makapaglaban. Correct. Kumbaga, Psycho Gaming, Pressure Cooker Gaming nga tinatawag dito. In layman jeans term, kumbaga, ang sinasabi ni paring Amps dito, sa ano lang, kumbaga, wave clear, wag natin pilitin yung clash kasi nga meron silang tatlong Brusco Brothers dito, may pang disengage, may pang engage. Mm-mm. So, si Ilis, mabilis naman din yan mag-clear, mga papichulo, si QWERTY na si, ano, si Karma, QQQ, si Ezreal, meron naman din siyang SS, if ever pwede nilang ipan-defend. Mm-mm. Kung meron silang nasushove na lane. So, aasa sila dito sa pitas-pitas with matching push-push lanes gaming. Kasi nga, Tori ang kalaban. Tori ang kalaban. So, pwede sila mag-poke on sa malapit sa turret. Tapos, actually, may disengage naman din sila since may Alistar sila. May Alistar, yun lang, yung pinaka-important factor dito talaga yung vision. Kasi kahit nga malakas yung wave clear nila, kung mag-push sila, tapos na-set sila ng malfight na TP sa likod. Or halimbawa, si Zac na makapag-elastic slingshot, wala yon. Kasi hindi naman masisave nitong bakan to lahat ng teammates niya. Hindi naman masisave ng gatas lahat, Brad. pero may shield naman si Karma, pero hindi sapat yan ang shield mo, pare koy. Karma koy, at yan nga sinasabi mo, vision ang importante kasi nga sight para sa akin ang pinaka-important sense ng tao. Sight, kung wala kang sight, nako, ang hirap, napakahirap. Kaya ingatan nyo ang mga mata ninyo, mga papichulo. Ako hindi ko iningatan, kaya nagsisisi ako. Medyo malabo na ang mata ko. Ikaw, paring amplifier, naka-glasses nga ako eh. Sight ang importante, importante ang sight. Kasi at least doon, malalaman nyo ang rotations, malalaman nyo kung gagankin ba kayo. Hindi nyo kailangan magreklamo na yung jungler kasi hindi nagagank, hindi nagre-report. Hindi ganun yun, mga papichulo, sight!
para naghuhugot ka. Parang hindi nanggalit hugot. Sa ibang experiences. Hindi hugot 'yon. Hindi hugot 'yon. Ano lang 'yon? Observation. Pero yung mahirap siguro sa APW kahit malakas sila sa mid-game. Baka nalilito sila. Yung APW ADU 'yon, mga pare. Ha? Yun yung tag nila, APW. Heaven, Pero yung Adamson kasi, yung side nila, magfo-following damage nila pagdating sa late game eh. Kasi si Elise early to mid game lang yan masakit. Tapos si Karma early to mid game lang din. Eh hindi niyo naman pwedeng asahan si Ezreal for all your damage. So medyo actually maliit yung window ng Adamson para manalo sa game nito kasi eventually si Victor tsaka si Lucian ma-outdo nila yung damage ni Ezreal tsaka ni Karma. So kailangan actually mag-rush na sila sa objectives. Correct. Kasi kailangan nilang umabot sa Nexus kaagad bago lumakas pa to si Victor. Yung problema si Victor 2-0-1 na. Tapos up by 50 CS against Karma. Pero wag natin maliitin dito si Dr. Mundo the Hulk dito. Mm-hmm. Well, kaya siya i-burst ni paring Victor. Pero once na hindi... Actually, ako takot ako dyan sa mundo na yan, pare. Kasi so, hindi mapatay yan eh. Oo. Hindi mapatay. Tingnan natin. Pero yun nga, siguro magkakatalo na lang dito ang ADU. Micro gaming, micro management. Yun talaga yun. Kasi sa late game... Doon nga yung pinakamalakas na state ni Mundo. Mundo, yun kasi na eh. Ang sakit niya, tapos sobrang tanky niya. So, kung maganda yung positioning nito si Perseverance na makaka-poke siya lagi, tapos hindi siya namamatay. Kasi ideally, kung kaya mong ilanding lahat ng Q mo, ikaw yung halos pinakamasakit na ADR sa game ng League of Legends. So, yung positioning talaga yung pinaka-importante dito kung magkaroon ng 5v5. At least, maganda yung front line. Mm-hmm. So, kung makapag-position na maayos ito si Ezreal, kahit medyo mas masakit yung burst ni Lucian tsaka ni Victor, pwede, may opening pa sila pagdating sa late game. Oh, so, tingnan natin dito. And by the way, nga pala, ulitin ko lang, stay tuned lang kayo dyan, mga paring Papi Chulo, dahil meron tayong match in win ngayon na pwede kayong manalo three. Ng Heartseeker Ash, Wood Scout Quinn, Arc-like Varus, Dragon Slayer Vayne, and Shadow Fire Kindred. So, lahat ng mga ADC mains dyan. So, easy-easy lang kayo. Abangan nyo mamaya ang game 3 natin at doon lalabas ang code natin para hulaan nyo kung ano ang missing character. Yes, and don't forget guys, sa mga naghahanap ng League of Legends community dyan na malaki, halimbawa yung PGS Rift, then don't be afraid to join us no, sa Facebook. I-type nyo na sa search bar PGS Rift. Halos 25,000 members na kami. So, sa mga naghahanap ng custom games, dynamic queue partners, at Valentine partner. Yapi, kung meron punta lang kayo sa PGS Rift. PGS Rift. Kung bored kayo, ayaw nyo mag-normal queue, gusto nyo may ban-ban yung game nyo. Kasi minsan ganun ako parang gusto ko may ban-ban, pare, para medyo thrill lang onte. Yaya kayo doon sa PGS Rift. Post lang kayo. Custom game, mga chong, mga brad, Papi Chulo, palag-palag na ito. So, ito, anong ganap natin ngayon? Sino ang na-disconnect? Actually, si X-Tali kaka-reconnect lang ata, pero let's see kung sino pa yung kailangan mag-reconnect. San ba yung location ng John Braja John Braja Lacson? Actually, hindi ko alam eh kung anong... tweet nyo nga mga Papi Chulo, hashtag JBL win, tapos kung san man yan, na-curious ako eh, mga Marino eh. Mga Brusco Brothers dito. Kasi 32 teams to eh, so iba-ibang region ng Pilipinas school, sila nanggagaling. Kaya interesting, dito lang yan sa LOL Collegiate League, na kung bira ka makakita ng ng ganyan daming, napakadaming 32 teams. Teams marami dati. Silang picture. Na mga gaming picture na kailangan i-edit. Oo. Shout out sa iyo, Miss Kate Sir Nemes. Yan diyan, nanonood diyan. Nako, pero ito talaga yung sana hindi bumaba yung moral nila no sa game to. Pero let's see kung ano. Okay, guys. So, sadly, we'll have to move to the next game. Just take a short break kasi babalik tayo sa next game na LCL. But we'll be right back in just a few minutes, okay? One minute. We'll be right back. Okay, we'll be right back. So, chill lang kayo dyan. 1 minute lang. And once again, ako si Manjin. Ako si GS Amplifier. And we'll be right back. The new champ is a girl, but she looks like a man. Her spells are so